mga paghahanda at aktibidad para sa National Literature Month sa susunod na buwan, ating alamin kasama si Dr. Arthur Casanova, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Dr. Casanova, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyong programa Okay, Doc, si Chipo ito. Kasama ko po si Ninia Corpus. Una po sa lahat, kamusta naman po ang inyong mga paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng National Literature Month dito sa bansa? Abalang-abala po ang Komisyon sa Wikang Pilipino sa paghahanda para sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan. Pinero pa lamang po ay nagsimula ng aming mga patimpalak at ito po ay amin pong inaanunsyo sa buwan ng Abril, ang buwan ng panitikan. Para po mas maunawaan ang ating mga kababayan, lalo na po ng mga kabataan, kailan po ba nagsimula o idineklara ang buwan ng Abril bilang National Literature Month at ano pong mga ahensya ang nangunguna sa pag-organisa ng selebrasyong ito? Okay. Ang buwan po ng panitikan ng Pilipinas ay batay po sa Proklamasyon 968 Serye 2015 na nilagdaan po ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. At simula po noon ay ipinagdiriwang ang buwan ng panitikan ng Pilipinas at ang nangungunang ahensya nga po rito ay ang Komisyon sa Wikang Pilipino. Okay, Doc Casanova, si Chipo ulito. Ano naman po ang mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino, lalo na po sa National Literature Month? Ano po ang role ninyo sa pagdiriwang na ito bilang isang komisyon? Alam niyo po, ang mandato po ng Komisyon sa Wikang Filipino ay magsagawa ng pananaliksik upang lalo pa pong malinang, mapalaganap at mapreserba ang Wikang Filipino kaalinsabay ng paglinang ng mga katutubong wika sa ating bansa. At kapag sinabi po natin panitikan, ang ating pumbansang Pilipinas ay napakayaman po. Ito po ay bunga ng mayaman nating kultura at kapag mayaman ang ating kultura, maaninag po natin ang tinatawag natin kayamanan din ng ating panitikan. Ang mga Pilipino po ay mayaman noong bago pa man dumating ang mga kolonisador sa mga panitikang oral o pasalita. At ito po ay tunay dating pinagmamalaki. At sa paglipas nga po ng panahon, ang mga anyo ng panitikan na kilala po natin ngayon, natulad po ng dula, tula, nobela, may kwento, sanaysay, dagli, at iba pang mga anyo, ay nalinang at ito po ay patuloy nating pinalalaganap sa ating buong bansa dahil nararapat lamang po ng ating mga kabataan sa kasalukuyan ay matamo nila at manahin nila itong yamang lahi natin na talaga po namang dapat nating ikalugod at ipagmalaki sa buong mundo. Pag sinabi po nating panitikan ay ipinagdiriwang ito tuwing buwan ng Abril at ngayong taong ito meron po tayong temang panitikan at kalayaan. Ito po ay isang pagpapahayag ng panitikan po ay maaring gamitin sa pagsulong ng kapayapaan sa ating bansa. Dahil pag wala pong kapayapaan, hindi po susulong at uunlad ang ating bansa. Doctor, ano-ano po ang mga pangunahing layunin sa pagdaraos ng National Literature Month para sa bansa? At ano po ang kaibahan nito sa buwan ng wika na pinagdiriwang naman natin tuwing buwan ng Agosto? Ay tulad na ho sa dalawang pamagat, ang focus po sa Abril ay panitikan. At ang focus naman po sa Agosto, buwan ng wika, ay wika. At tulad na nabanggit ko po kanina, ay inililinang po ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang wikang pambansa at mga katutubong wika. Dito po sa buwan ng panitikan, hindi lamang po wikang Pilipino ang ating pong medium na tinutukoy dito, kundi panitikan ng iba't ibang mga kultural na pamayanan na matatagpuan po sa ating bansa. At itong mga kultural na pamayanan na ito ay mayaman sa panitikan na gumagamit po ng sarili nilang katutubong wika. Sa kasalukuyan, meron tayong 135 wika. 134 po dito ay mga wikang tunog at isa po rito ay natawag nating Filipino Sign Language. Maging ang Filipino Sign Language ay may sarili din pong kasaysayan ng panitikan.
Okay, sa celebration po, yes, Doc. Okay. Sa celebration po ng National Literature Month, ano-ano po ang mga activities na inihanda para sa ating mga kababayan? At ano po ba ang tema ng selebrasyon ito ngayong taon? At bakit po ito po ang napiling tema? Alam niyo, maraming nakalatag ng mga gawain ang Komisyon sa Wikang Filipino bilang paghahanda po sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan. Kabilang po dyan yung pagsulat ng tula na tinatawag natin makata ng taon, ito po ay bibigyan po ng tropiyo, mga medalyon at premyo ang mga magwawagi dito. Matagal na pong ginagawa ito ng Komisyon sa Wikang Filipino. Meron din po tayong gawad parangal na kung tawagin po ay dangal ng panitikan na ibinibigay po sa mga individual, samahan o organisasyon na may mahalagang ambag po sa larang ng panitikan. Meron din po tayong mga pagsulat sa mga traditional na tula na tinatawag natin Tanaga, Diona at Dalit. At marami po ang sumasali dito. Inaabot po kami ng 2,000 ano po, at bukas po ito sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Meron po tayong bagong contest sa tinatawag na tulang senyas. Ito naman po yung mga pagtula na ginagawa po ng mga bingi. Ano po? At yan po ay bagong pangalawang taon pa lamang po, pangatlong taon pa lamang na isinasakatuparan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Isa pa pong mahalagang gawain na mangyayari po sa buwan ng Abril, ang buwan ng panitikan, ay ang pagdaraos po ng mga lektura tuwing Linggo. At ang paksa po ng ating pagdiriwang ng buwan ng panitikan ay panitikan at kalayaan. At dito po sa mga lekturang ito, bibigyan ng focus ang ugnayan ng panitikan at ng kalayaan, ng kapayapaan. Okay. Sa inyo pong opinion, Doctor, paano po kaya natin mapreserve at mahihikayat ang kapwa nating mga Pilipino, lalo na po yung mga kabataan ngayon na ma-appreciate ang panitikan, ang value nito at ang literature ng ating bansa? Okay. Ang aking pong idea dyan ay, dapat po talaga, unang-una ay pag-aralan, basahin, sumulat yung mga manunulat natin ng iba't ibang anyo ng panitikan. Sa bahay o maging mga magulang ay dapat pong turuan mga kabataan ng mga tradisyonal na anyo ng panitikan natin, sapagkat sa gulang na mga bandang 3 taong gulang ay dapat po ay naitatalin na sa mga kabataan ang mayamang panitikan natin, particular na po ang panitikang oral. At sa mga paaralan, patuloy po nating pag-aralan ang mga panitikan, basahin at suriin, at inihimo ko rin po ang lahat ng mga manunulat na gumagamit ng iba't ibang anyo ng panitikan, ng tulad ng tula, dula, ikling kwento, nobela, dagli, sanaysay at iba pa, na patuloy po magsulat at ang paksain po nila ay tinggil po sa kapayapaan, dahil malaki po ang maitutulong ng panitikan sa pagsulong ng kapayapaan. At tulad na nabanggit ko kanina, ang kapayapaan po ang magsisilbing tulay upang magkaroon tayo ng kaunlaran sa ating bansa. Okay, sa patuloy pong pag-usbong ng teknolohiya at mundo po ng internet, paano po kaya natin mapapanatili ang kalaman ng mga Pilipino sa literary culture at history po ng bansa sa mga darating panghenerasyon, Dok? Alam niyo po, hindi po sa gabal o hindi po dapat hadlang ang pag-develop ng tinatawag nating teknolohiya, no? Alam niyo, ang panitikan po ay patuloy na sumusulong sa mga pelikula, no? Meron tayong mga dulang pampelikula, may dulang pantelevisyon. Yan po ay panitikan. Sa kasalukuyan, maging ang Facebook po ay ginagamit bilang medium sa pagpaparating ng mga tula ng maraming makata. Kabilang na po ang inyong lingkod na araw-araw po ay nagsusulat ng tula at nilalatala ko po sa Facebook. Maging ang mga kabataan mo ngayon ay sumasali sa iba't ibang contest. At ito po ay gumagamit ng iba't ibang medium ng pakikipagtalastasan. At natutuwa po ako dahil meron po tayong mga tulaan sa Facebook na talaga pong nagugustuhan ng mga kabataan. At masasabi ko pong tuloy-tuloy po ang interes ng mga kabataan sa pag-aaral, pagsusuri ng ating panitikan. Okay, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, partikular sa mga kabataan po natin na nakatutok sa atin ngayon?
Isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabataan at sa lahat na po ng mamamayang Pilipino. Hinihikayat ko po kayo na makiisa po sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan. Atin pong ipagmalaki na tayong may mayamang panitikan na nagiging lunsaran ng iba't ibang mga kaisipan natin ng filosofiya sa buhay. Makikita dito ang ating mga bitiin at pangarap at gawin din po nating lunsaran ito upang maiparating natin sa iba't ibang mga mamamayan na nabibilang po sa iba't ibang kultural na pamayanan na gamitin din po nila ang kanilang mga katutubong wika sa pagsulat ng kanilang panitikan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Arthur Casanova, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino.